Okay, thank you for that question. Thank you. Talagang sinulat talaga ni ma'am mo para hindi niya makalimutan. Sige. So, meron po ba dito mga questions? Kayo naman. Kayo naman dyan. Sige, Sir TJ, what's your question? With regards dun lang po sa may G6PD na bata, G6PD, makakatulong daw po ba ang 5-year sa mga batang may G6PD? 1 year old and 9 months. Habang pinagising pa nila dyan, yung mga nanonood sa atin can still ask their questions. Just send your questions to text number 0921-296-0000. Again, 0921-296-0000, and we will entertain your questions either now or we will answer it after the show. After the show, after the lecture. Ayan, yung bawal ang soya, na-detect yan ng newborn screening. Ah, okay. So, meron siyang mga bawal kainan or may mga allergy ba yun? Hindi. So, parang gano'n, bawal sa kanya yung mga soya, toyo, tokwa, yung mga beans, gano'n. So, na-detect yun daw ng newborn screening. Okay. Anong tanong nyo to? Anong tanong nyo? Kung makakatulong daw ba yung Moringa Pure Plus Johnson? Well, I can answer that in several ways, no? Una, kung bawal sa kanya ang soya, bawal sa kanya yung some other foods. Hindi naman natin kailangan pilitin. Di ba? He can still go through life without tokwa, without taho. Di ba? Without soybeans, without toyo. Kung hindi naman natin kailangan pilitin. Di ba? Kung mas maganda na yung mas malayo tayo sa sakit or possible complications. Halimbawa, isang tao may lactose intolerance. Ibig sabihin, hindi siya pwede uminom ng gatas. So, kung may pilitin uminom ng gatas, di ba? Yung ano na prevention is better than the cure, no? Okay, that's number one. Number two, wala pa tayo sufficient studies if Moringa olivera can actually have a direct effect on that. What I know is, kasi ano yan eh, nagkakaroon siya ng parang allergic reaction once it is ingested, di ba? Nagre-react ang kanyang immune system, nagkakaroon siya allergic reaction once that is taken in the body. What we know is, Moringa olivera has antihistaminic effect. Okay? Nakatulong siya makontrol yung allergic reaction. Kaya nga, this is good for asthma. This is good for allergic rhinitis. Wala tayong specific na study for that. But if you want, you can give it a try. But the patient, the child's only 1 year, 9 months old, no? Para pag-eksperimentuhan mo, pag malaki-laki na siya, di ba? Kasi hindi naman urgent na kailangan niya kumain ng tokwa at taho at toyo sa ngayon. Pag malaki-laki na siya, pag gusto lang niya taho, kailangan mo po rin doon yung pera. Thank you very much for that question. Ngayon, meron naman po dito, sir. Binulong niya sa akin. Sir Jerry, come on. So, by the way, I don't know how to speak English, but now, by the way, kasi kumukuti na po si Jerry, so, but my question is, Moringa Pure Plus is to prove this traditional IQ, right? Ang ganda na question niya, di ba? Kung nakakatulong daw po ba ang Moringa Pure Plus sa pagpatalino? No, pagpadagdag ng IQ para sa inyo, sir. First of all, hindi ko sabihin na mataas ang IQ ay mas magaling yung tao. May sarili lang siyang kakayanan. Hindi ibig sabihin na isang IQ ay 130, mas magaling siya sa isang 110 na IQ. May kanya-kanya lang siya kagalingan. Halimbawa, isa, magaling mag-basketball, ikaw hindi. Mas magaling pa siyang tao kaysa sa'yo? Hindi naman. May skill lang siya na kaya niya. Like ako, kapag may nakita ko mga puzzles or configuration, para sa akin, ganun lang siya. But it doesn't make me a better person than you or anybody else. Pare-parehas lang tayo, no? Pero maaaring makatulong ang Moringa Pure Plus sa pagpapatalino ng isang bata or even ng adult. Paano? Simulan ko sa curcumin. Simulan ko sa curcumin, ha? Curcumin was found, no, sa mga laboratory and clinical tests to be able to reverse even damages in the nerves. Okay? Saan ba mga nerves natin? Una-una, sa brain natin o sa spinal column natin, no?
saka nerves all throughout the body, it can even reverse nerve damage. Halimbawa, Alzheimer, there is damage to sa nerves. Okay? So yan ay nare-reverse ng curcumin, which is the active ingredient in Picure. At kanina, nakita natin dito na ng Moringa olivera, based on experiment, can regulate monoamines in the brain. At kapag yun ay na-regulate, na-peppervent, yung pag-progress ng Alzheimer's disease, at ito ay nakakatulong sa memory processes. So kapag nag-improve ang memory mo, proper functioning ang brain mo, don't we call it mas matalino siya? Dahil yung pinag-usapan ngayon, bukas maaalala niya yung kanyang ability to analyze, ability to make the right decisions or the right choices, no? Based sa kanyang mabinasa, ay mag-improve with Moringa olivera based on what we discussed earlier. Haluan pa ng curcumin, which can even reverse damages to the nerves. So, Moringa olivera plus Picure, Moringa Pure Plus, makakatulong sa anak mo din. Ipag-asa na. Stories about dyan eh. Yung mga distributors, pinapainom nila sa anak nila, at impressively, nagiging valedictorian or kaya top 1 yung mga anak nila. So why not try, diba? Kasi lahat ng nutrients nandyan. Okay, welcome po ang mga questions or mga testimonials na gusto nyo i-share. Sir Harry. Ito sistema ni Narenzera, no? Kasi yung Moringa Pure Plus, English, I don't know how to speak English, but I Spanish. Oh, okay. So, may gusto yung komersyante, may hasit, parta lang mo nila, may ganyan din? No, kasi no, so, natuloy ko kasi sir sa aking two kids, no? Kasi, di naman ganun kami katasaan ang IQ namin ng aming mag-asawa. Pero, na-prove ko doon sa dalawa kong kids ngayon na high school. Nami-maintain nila, kasama sila sa top 10 ngayon, kaya scholar sila because of Moringa Pure Plus. Wow! 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 Salamat po lang ikinig sa atin, ha? Thank you! Pwede nyo magagamit siya. At pwede nyo gusto kong batiin, ano, yung anak ng ating mega sari sa Davao, si Ben Sparer. Last year, nagpunta, oh, last year, no, that, 2-3 months ago, nagpunta sila sa Manila para sa national, if I'm not mistaken, national oratorical competition na kung saan siya ay nag-champion. Yeah. In our distributor. Thank you very much. Dito naman Sai. Nako, ma'am. Sige. Okay, ako naman, kinanay. Wala ka pa naman kayo dyan. Kinanay, hindi ko sa kinatawan. Listen, wala. Pagpanaw ka ron. Yan ako. Ang akin ito ay testimony niya. Kanina, lagi tayo nagtatanong kung anong epekto. Ako talaga yung magtatagalog para maunawa ng kapareho ko. Na hindi nakapagtapos ng kolehiyo, pero nakatapos din tawa ng Diyos. Okay, ang katanungan noon, anong epekto sa akin, testimony na. Ako ay may isang pasyente na tumabog na ang kanyang goiter, binigyan ko ng 4 na Moringa Pure Plus, aking ininalo sa manigamgam na tubig dahil naghihingalo na siya sa hospital. Patago dahil baka kuli ng doktor. Sawa ng Diyos, magaling na po ngayon ang aking pasyente. Hindi lang sa matalino, matalino, magaling na siya magtungkol. So yan ang patutunan sa Moringa Pure Plus. Dakang salamat. Again, turing mag-text pa yung ating mga nanood kasama natin sa online. 0921-296-0000 for their questions. Okay, I believe there's a question here, si Ed. So, Ed. Sir, gusto ko lang pong itanong kung ano ang best product natin para dun sa sakit na leukemia. Leukemia! Leukemia! Meron siya sakit, leukemia, no? Okay. Ano ang product natin that will directly have an effect dun sa leukemia? Picure. Okay? Pinapatay na yung mga leukemia cells. Automatic papatayin yan. Meron siyang cytotoxic effect, lalasunin niya yung leukemia cells without injuring the other cells, so yung normal cells. But since siya ay may leukemia, ano kaya ang kanyang nararamdaman ngayon? Mahina. Magkano ba? Malusog? Masigla? Yeah. So anong i-recommend ninyo instead of just Picure?
pulling up your plus. Okay, so a direct na maka-effect sa kanya is 5 fewer. Pero we would go one step further. No? One step further, which is ito, muling up your plus. Bibigay natin. Okay. Ayun. Salamat. Thank you very much. So, meron pa ba dito? Si Sir. Ay, si Sir may testimony. Tapos sunod si Ma'am. Itong sa akin, sir, ay testimony naman ito, ano? Sa, kwan ito? Sa Batangas. San Nicolas, Batangas, Barangay Bangin. Yan. 35 years old, ang pangalan nito ay Mariel de Rojas. Mayroon siyang breast cancer at 6 times siyang na-chemo since 2007. Yung pasyenteng ito ay hindi naman nakakabangon, binubuhat na lang siya. Pero nung nakagamit ng ating Moringa Pure Plus, grabe, nung Sunday, meron kaming seminar doon sa kanilang lugar, umatint ang pasyenteng ito at umiiyak, nagtitestimony na napakahusay nung product natin. Imagine, uminom lang siya ng 2 capsules ng Moringa per day. Hindi niya pa naubos yung 2 butter. Tapos nakalakad na siya. At tuwa-tuwa yung mga kapitbahay niya dahil nung nakita siya, matagal na yung pinakalabas, ay nakalabas na. Tapos yung bubol niya dito malaki sa part ng ulo niya, sa may noo, totally nawala. Yun. Napakaganda yung senior sa San Nicolas. Salamat, Albert, sa yung measure. And I believe we will be going to Lemery on, when is that? June 28th. And I hope that I will be able to meet that person. Okay? Yeah, thank you very much. Tapos dito naman, si Ma'am Teresita. Kakarating na. Ano ko lang po, sir, kasi yung kaibigan ko, lagi siya nagkakaroon ng ear infection. Tapos antibiotics, tapos gagaling, tapos umulit na naman. Ano yung dapat ko i-recommend sa kanya? Ano po ba ang sabi ng kanyang ENT? Pinabibigyan lang siya ng antibiotics. Tapos, ininom siya. Tapos, mawawala. After mga 1 month, babalik na naman. Babalik na naman. Sino po ba sa atin dito ang familiar? Palagi nagpupunta sa manggagamot. Diba? Marami naman sa atin nagpupunta sa doktor. Pag nagpunta ka sa doktor at hindi ka binigyan ng gamot, anong pakiramdam mo? Parang, ano bang doktor po? Hindi ba lang ako binigyan ng gamot? Meron ako mga anak, nung maniliit pa dati, sila Rigel, sila Rigo, sila Erica, palagi kami nagpupunta sa kanilang pediatrician, parang regular check-up. Tapos lahat ng immunization, papagawa, o sige na kami na sige. Isang araw, lahat ng immunization nila nagawa, wala silang sakit, kahit ano, nagpunta kami. Kasi nag-iisip ang doktor, teka, baka naman sumama ang loob ng ito, babayad sila ng check-up, wala ko bibigay, kung siya, kumban dream na lang, binigay niya, parang, totoo po eh, hindi ko lang po sinisiraan mo, doktor, sapagkat marami ba, wala, kung wala sila eh, hindi tayo tatagal ng ganito. Kaya lang po, nakasanayan ng doktor ang magbibigay ng gamot. At nakasanayan nating mga pasyente, ang binibigyan tayo ng gamot pag nagpakonsulta. If not, dismayado pa tayo sa doktor. Anong doktor niya? Wala naman yung reseta. Kaya wala naman yung reseta sa mga anak ko, walang sakit. Kung patring na lang. So, parang lang ano, may simple yung magpunta namin doon. Ano? So, ganyan. Kapag merong infection, punta siya sa isang doktor, normal sabi ng doktor, bigyan ng antibiotic. Okay? After mo sabihin siya, bigyan siya ng gamot na 3 days, 5 days, inom siya. Tayo mga Pilipino, kapag gumaling, usually hindi naman tayo bumabalik sa doktor, di ba? Sabi no, ah okay na to, baling na ako, okay na. Minsan nga, kahit sabihin 7 days ang gamot, 4 days, nawala na yung sakit, hindi na natin natapos, di ba? Nagtitipid tayo. Doon po nagsisimula ang isang malaking problema. Dahil ang bakterya sa katawan natin, kailangan papatayin. Uminom ng antibacteria o antibiotics, no? Uminom. So, kailangan lalasunin sila. Pag sinabi ng doktor na 5 o 7 araw, itong araw bago mamatay yan at siguradong tapos na sila. Kung 4 na araw mo pa naman ininom yan o 5 araw, ininom pa. Parang ginero mo ng ginero na gagawin ang hina na sila. Pagkatapos doon, uy, hindi kami namatay. Nagkakaroon sila ng resistance sa antibiotics. So, next time, mas malakas na sila. Balik ka naman after 1 month or 2 months,
bigyan ka ng antibiotics, hindi na naman tinapos, or maaaring